Then have a rest in the sofa and watch TV while we are waiting for our food. I'll just take a quick shower, okay? After the whole tiring day and after all the years na hindi sila nagkita, this is the first time that he smiled towards her again. Not the annoying smirk or grin or his fake laugh. It was a genuine smile. She was taken aback for a while but immediately composed herself and ready herself to argue with him. Really? Sa haba ng sinabi ko, yung huling salita ko lang ang naintindihan mo. Ako ba talaga, Rodrigo, ipinagluloko mo? I miss you, call me Rodrigo. If my memory serves me right, you are using my second name when you are really pissed, he says, while flashing her million-dollar smile towards her. She wasn't aware that she used his second name to refer him this time. He was right, back in the days when they were still together, she was using his second name so that Sander will know if she is really pissed or not. Stop packing playing games with me, Mr. De La Torre, inis niyang sabi dito. So we're back to being normal now, ha? Bagyan sumeryoso ang mukha nito. Gone is the playful Sander. Here in front of her is she deadly and dangerous Sander. Yes, and we should always be. We don't have any personal connection to address each other informally. Seryosong wika nito dito. Is that so? Nakita niya ang biglang pagdilim ng mukha nito. Bahagya siyang nakaramdam ng takot nang maramdaman ang madilim na aura nito. Dahil dito, agad niyang tinakbo ang pinto upang makatakas. But to her dismay, the door won't open. She was looking for the unlock button, but to her shock, she saw that even the lock inside was fingerprint activated. Crap! Going somewhere, sweetheart? Nilingon niya ito upang singhalan, ngunit laking gulat niya nang makitang ilang dangkal na lamang ang layo nito sa kanya. I want to leave, nautal niyang sagot dito. The closeness between them is making her nervous. He just smirked and slowly moved his lips to her ears. Oh no, sweetheart, no one is going anywhere. You will not leave this house until I say so. Bulong nito sa kanya. His whisper sent shiver into her spine. She didn't realize that she already closed her eyes due to the overwhelming emotions brought by their closeness. Hedin slowly buried his face into her neck. She gasped when she felt his lips into her neck and he is biting her lightly. This is packing incense, Mr. De La Torre, she said when she finally gathered all of her strength. Sander slowly raised his head from his neck and leveled his face onto her with just inches apart. You do remember that I hit to her your course, and you do know the punishment, right? His eyes is blazing with lust and passion. She can clearly see that he was lusting over her. He does. I can't be. Don't you dare! She was cut off when his lip crossed onto her. She tried to push him, but he was strong. He finally clutched both of her hands and pinned them above her head just using his one hand. She tried to fight him. She even tried to shout at him, but he just uses that opportunity to shove off his tongue into her. He invaded her mouth using his tongue. Soap moan escaped from her mouth. She softly moans again his mouth, even though she doesn't want to admit, but she is enjoying his kiss. His tongue is testing her. He was invading every part of her mouth. He was lightly biting her lips when makes her moan. Sander slowly let go of her hands that were on top of her head when he felt like that she was not fighting him anymore, but instead she was kissing her back. When he let go of her hands, she immediately wrapped her arms around her neck, deepening their kiss. Oh, fuck, he said when he started to move his hand, going to her breast. So soft. I miss you. I miss this. He said to her in between their kisses. His hand continued to travel down to her femininity. When his hand finally settled on top of her pussy, he didn't waste any moment. He inserted his hand inside her andes and continued to play with her clitoris. Oh shit,
pack. Yes, don't stop. Nagdi-delirium niyang tugon niya nang maramdamang ipinasok nito ang isang daliri sa loob niya. That's right, baby. Moan for me, he said while ravishing her lips when it slowly traveled down to her neck up to the belly of her breast. She didn't even notice that he already unbuttoned her top and unhooked her bra. He then moved her bra to finally reveal the peak of her breast and put it inside his mouth. He even bit it just enough to make her moan again. Oh yes, yes, like that. Oh yes, make me come, shove it inside my pussy. Halos pasigaw niyang sabi dito. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Ang pagpapaligaya ni Sander sa kanya ang tanging laman ng utak niya. She knows that it's wrong but it feels right for her. Mamaya na lang niya pagsisisihan ang katangahang ginagawa. Patuloy namang nilalabas-masok ni Sander ang isang daliri sa loob ng pagkababae ni Andy. Tila hindi pa ito nakontento dahil naramdaman niyang ipinasok pa nitong muli ang ikalawang daliri nito, mas lalong nagpabaliw sa kanya. Oh yes, baby, right there. Patuloy niyang ungol dito. I miss how you scream kapag nasasarapan ka. That's right. Scream for me, baby. Come for me. Bulong nito sa kanya nang bahagyang umangat ang mukha nito mula sa kanyang dibdib. As if on cue until unti-unti niyang naramdamang malapit na niyang maabot ang kasukdulan. Oh yes, I'm gonna come. Ilang saglit pang paglabas-pasok ng daliri nito sa kanya ay agad na niyang naabot ang kasukdulan. Hindi nito agad hinugot ang daliri sa kasilanan niya kahit alam na nitong nilabasan na siya. Makapalipas ng ilang sandali pa ay nagpasinghap siya nang nararamdaman ang biglang paghugot ng mga daliri nito mula sa kanyang pagkababae. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, agad naman nitong nagkatagpo ang mata nilang dalawa. At natitig sa kanya si Sander. Is he watching me while I have my orgasm? Fuck, nakakahiya. He then slowly moved his wet finger into his mouth and to her shock, he licked his fingers that was covered with her cum. This is fucking hot, wika niya sa sarili. Habang pinanonood ang lalaki sa pagdila sa daliri nitong nanggagaling sa kanyang pagkababae. Siya ang unang umiwas ng tingin dahil hindi na niya kayang tagalan ang init ng mga titig nito. Look at me, Andy, madiinit itong sabi sa kanya. Hindi niya alam pero may kung anong hipnotismo ang meron ang lalaki sa mga oras na yon. Dahil kahit ayaw niyang tingnan ito ay parang pusang gumalaw ang kanyang mukha upang salubungin ang titig nito. We're not done yet, sweetheart. Then he smirked and claimed her mouth again. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumutol at buong pusong nagpaubaya sa lalaki. He was unbuckling his pants when someone rang the door. But instead of checking who is it, Sander continued to ravish her mouth and put his pants down, readying himself to enter her. But the person on the door is very persistent. She now decided to convince Sander to check the door. Sander, tugon lang nito sa kanya. Someone at the door. Putol-putol nitong wika dahil hindi pa rin nito binibitawan ang labi niya. I don't care, wika nito at patuloy ang pagsugod nito sa mga labi niya. No, you should. Check on it now, matigas niyang sabi dito. Na agad namang tumigil si Sander nang mapansing wala siyang balak ituloy ang kanyang ginagawa hanggat hindi niya napapalis ang istorbo. Erg, whoever that is, I'm gonna kill him. Inis niyang sabi. Fix yourself but let me remind you we're not done yet. Then he claimed her lips one more time before checking on the door. Andy, the person who keeps on pushing the doorbell button is none other than Magnus Vladimir Montejo. He personally delivered the food that Sander ordered in his restaurant. What the fuck are you doing here? Malakas na sigaw ni Sander sa kaibigan. Hey bud, I am here to deliver your order. Nakangising sagot nito. Kay Sander, walang inhibisyong tinabig ang braso ni Sander sa nakaharang sa hamba ng pinto. Kailan ka pa naging delivery boy? Inis na saad niya dito nang lingunin niya si Magnus habang dire-diretso naman ang huli sa kusina ng penthouse ni Sander.
Ngayon lang, nung nag-proclaim kang may delivery service, kami kahit wala naman, pang-aasar niyang muli. Well, now that you already delivered the food, you can leave now. Madilim pa rin ang mukhang saad nito sa kaibigan. Nah, since hindi pa rin ako kumakain ng dinner, in-invite ko na ang sarili ko sa dinner date niyo. Sinobrahan ko na rin ang food para kasya sa ating tatlo. Siya nga pala, sabi nito, sabay abot sa kanya ang nang isang kaperasong papel. What the fuck? 5,000 for delivery charge? Eroplano bang ginamit mo pagpunta dito? Naiinis pa din itong sabi habang pinapanood ang paglalabas ni Marcos ng pagkain galing sa brown bag na dala nito. Ako naman ay nanatili lang na nagmamasid at pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. Kahit na kay Magnus nakatuon ang mga mata ko at lumilipad naman ang isip ko sa nangyari kanina. Kung hindi dumating si Magnus, sigurado akong bumigay na naman ako sa tukso na hatid ni Sander. No, I didn't use Titan, masyadong mahal ang gasolina. Ngayon, yung 5,000 talent fee ko yan sa paghatid ng food dito sa penthouse mo. Nakangisi pa din, sagot nito sa kaibigan. I'll make it 500,000, just leave my fucking penthouse now. Giit nito. Oh, tempting, but nah, no deal. I'd rather have this opportunity of dining with this gorgeous lady than have your money. Maybe next time, buddy. Sabay kindat nito sa akin ang lingunin niya ako. Or I can kill you right here, right now. Madiing banta ni Sander sa kaibigan. Magkaibigan ba talaga ang dalawang to? Kung magbanta si Sander, parang totoo. Gagawin niya nga kaya yun? Kaya nga niyang pumatay? I don't think so. Sander, hindi niyo nakikita si Marcos dati na kasama ni Sander nung sila pa. Or maybe Sander choose not to introduce me to any part of his family or close friends because he knew that our relationship was temporarily, pampalipas oras lang. Pwede ba mamaya na kayong mag-away? Awat ko sa kanila. Nang balak na namang sumagot ni Marcos at asarin si Sander. Nagugutom na ako. Pwede bang ceasefire muna? Kumain muna tayo. Mamaya nyo na lang ituloy yung away nyo. Mukhang masarap pa naman yung mga pagkaing in-order mo. Sabi ko sa kanila habang bahagyang sumulyap kay Sander upang makita ang reaksyon nito sa sinabi ko. He rolled his eyes and said, "Fine, let's eat." May pagsukong sabi nito nang mapagtagtong wala talagang balak umalis si Magnus. Yes, let's eat. Mukhang masarap lahat. Excited kong sabi habang abot langit ang aking ngiti. Ngunit agad din yung napangiwi nang maramdaman ko ang paglapit ni Sander sa akin at unti-unting nilapit ang bibig nito malapit sa aking tenga. Mas masarap sana dyan ang kakainin ko kung wala ang istorbong dumating. Bumulong nito sa akin na naghatid ng bulta-bultahing kuryente sa buo kong katawan. Nagdulot din ito ng kakaibang pakiramdam na naging dahilan ng pagtaas ng balahibo niya sa batok at sa iba pang parte ng katawan. Para naman akong napako sa aking kinatutayuan. Hindi ko alam kung anong susunod kong dapat gawin. Mukhang napansin ni Sander ang pagka-statwa ko, kaya bahagya niya akong iginaya papunta sa upuan na nasa harap ng lamesa kung saan nakahain ang mga pagkaing dinala ni Marcos. I compose myself when I finally sit on the chair. He sat on the chair next to me. He silently gets some food and put it on my plate, then getting some for himself. Tahimik kaming kumakain. Wala ni isa ang nangahas na basagin ang katahimikan. Magnus was the only one enjoying this awkward silence. Mukhang talagang sinasadya niyang inisin si Sander at mukhang nagtatanggong pa ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa din halos maipinta ang mukha ni Sander. I am enjoying my food when Sander suddenly put his hand on my thigh. Hindi agad ako nakagalaw. Shocked by his sudden gestures, I tried to act calm so that Magnus won't suspect a thing. Halos hindi ko na malunok ang pagkain sa bibig ko dahil sa kaba na hatid na kamay niya sa aking binti. Maya-maya pa'y unti-unti nang umangat ang kanyang mga palad papalapit sa aking gitna. I immediately closed my thigh to prevent him from touching me down.
Down there, I saw him smirk when he felt that I closed my tie from preventing his hand to go any farther. He slowly removed his hand on my tie. I want you to leave my penthouse immediately after you finish eating, saad ni Sander habang patuloy sa pagkain. Hindi nito itinutukoy kung sino ang sinasabihan niyang umalis agad. Pagkatapos kumain, ako bang sinasabihan niyang umalis na pagkatapos kumain? Is she mad? Pero hindi pa kami nakakapag-usap ng tungkol sa trabaho. Mukhang bigo na naman ang araw ko nito. Buti na lang may masarap na dinner pang bawi sa hassle ko ngayong araw. Sige, iwan ko na lang yung mga portfolio na i-check mo bago ako umalis. Just call our office tomorrow regarding your feedback. Saad ko, assuming na ako ang tinutukoy niyang umalis na pagkatapos kumain. I'm not referring to you, he said without lifting an eye on me. He still eats his dinner unbothered. Hindi ako, ibig sabihin si Magnus ang gusto niyang umalis. Bakit bahagi akong naguguluhan sa sinabi nito? Is he that interested with the portfolio of his wife candidates kaya gusto na niya agad umalis ang kaibigan? Or because he want us to be alone? The thought of that sent shiver to her spine. You want me to leave? Grabe ka naman sa akin. Samantalang dati naman it doesn't bother you if I spent the night here at your penthouse. Saka, balak kong mag-movie marathon ngayong gabi. Kasama si Icy, sagot ni Magnus. Who's Icy? Kunot nung tanong ni Sander. Icy, sabay turo nito sa akin. Ha? Kailan pa ako naging Icy? Kakakilala pa lang natin, bininyagan mo na agad ako. It's too late before I realize that it doesn't come out right. Kung green-minded ang makakarinig, iba ang isipin sa sinabi ko. Nang sumulyap ako sa gawin ni Sander, ay agad akong kinabahan na makita ang dilim ng anyo nito. Mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ko. I mean, I attempted to correct my express but Marcos cut me off. I see, short for Isabel. Sander called you Andy already and Isabel is too long for me so I made you a nickname is Icy, short for Isabel. Nakingiting paliwanag nito. How did you know my second name? I don't remember telling you my full name. Takang tanong ko. I did some research, honey. Paliwanag nito. Sasagot pa sana siya upang magtanong nang bigla siyang magulat sa malakas na hampas ni Sander sa lamesa. Si Magnus naman ay tila hindi natinag sa ginawa ng kaibigan. Don't call her that and stop giving her nicknames, sigaw nito kay Magnus. Halos mamula sa mukha ni Sander sa sobrang inis. Mukhang konti na lang sa sabog na ito. Kumbaga sa bulkan ay nasa alert level number 5 na ito. Mukhang kailangan ng lumikas dahil siguradong may mapapahamak kapag sumabog ang bulkan. That's it. I had enough. Leave now. Whether you will leave my penthouse on your own will or I will have you dragged from here. You choose, galit na itong sabi kay Magnus. Magnus is still unbothered with his friend's outburst, wipe his mouth with a table napkin and calmly stood up and walked slowly towards the door. He stops for a while and pays us. Fine, fine. Do you wanna come, Icy? Ihatid na kita sa bahay mo. Nakangising pa din itong sabi. She's not going anywhere. Malamig na sabi ni Sander at walang sabi-sabing tumayo at hinawakan ang kwilyo ng damit ni Magnus at hinila na ito sa pinto. Akmang may sasabihin pa ito ngunit agad pinutuloy yun ni Sander at sumigaw. Get out now! Kasunod nito ang pagbalibag ng pinto. Agad naman akong kinabahan ng mapagtanto kong kami na lang dalawa ang nasa loob ng penthouse. Agad siyang nilukob ng kaba. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa ideya na kung anong pwedeng mangyari sa gabing yun. With his lasting eyes staring directly at me, he slowly walked towards me and closed the gap between us. Are you still hungry? He said using the husky sexy voice, still looking at my lips with pall of blush. With his baritone voice, kahit gutom ka ay makakalimutan po ang gutom dahil tila mas nakakatakam ang nakahain sa kanya ngayon kaysa sa totoong pagkain. He is teasing her. He is this mouth her nerves ngunit sapat lang upang hindi maglapit ang kanilang mga labi. Tila sinasadya niya ito upang takamin siya and it's working.
She was craving for his lips. Her body is aching for his touch. Ungol ko nang naramdaman ko ang mga kamay niyang naglalakbay sa aking binti, bakit sa aking hiyas. So, are you still hungry, baby? Tuloy nitong panunudyo sa aking mga labi. Umiling ako bilang tugon, tila nawala na ako ng lakas na magsalita dahil sa nakakaliyong pakiramdam, dulot ng pagmasahin ng kanyang mga daliri sa aking kasilanan. Good, so shall we continue? He said while watching the moon because of his expert hands. Wala sa sarili akong napatango. As if on cue, he quickly grabbed my nape and pushed his lips onto mine. His expert lips is exploring my whole mouth. He pushed his tongue into mine and tastes every inch of it. Napanganga ako sa sarap na hatid ng kanyang mga daliri nang tuluyin na itong nakapasok sa aking lagusan. His lips slowly go down to the valley of my breast and suck my skin. It stings a little and I am 1% sure that it leaves a mark. Hindi ko namalayan na wala na pala akong pantaas. Wala na din akong pangibabang panloob. Tanging ang miniskirt ko na lang ang natitira. I figured that he is still fully clothed. It quickly removed the button of his shirt while his lips are still on mine. I removed his shirt and threw it somewhere. Naramdaman ko na lang umangat ang aking mga paa mula sa sahig. Nabuhat na pala niya ako na hindi ko namamalayan. Dinala niya ako sa isang malaking kwarto. I can smell his scent in every part of the room. He slowly put me down on the bed. He stand up for a while to put down his pants. And once I again was graced by his mighty cock, I think this is bigger than I can remember. Naisip ko bigla kung kaka siya pa din yun sa akin. He slowly positioned his cock near her entrance. I'm claiming you now. You are mine now. You have to remember that. And with one sweep, he pushed his whole member inside me. I gasped because of the sudden pain and pleasure. She doesn't know that pain and pleasure can be felt at the same time. Mabilis siyang naglabas-pasok nang maramdaman niyang unti-unti na akong nakapag-adjust sa laki niya. Oh, ungol Lisander, nang mas lalo niya pang binilisan ang paglabas-pasok sa aking pagkababae. Ah, Sander, pak, ang sarap, hindi ko mapigilang umungol nang bigla niyang isagad hanggang sa kaibuturan ng aking pagkababae ang kanyang alaga. Yes, scream my name, baby. Mukhang mas lalo itong ginanahan nang marinig ang kanyang ungol. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang unti-unti niyang pag-abot sa rurok ng kaligayahan. I'm coming, sigaw ko. Mito, ah. Come for me, baby, ungol ni Sander. With one sweep, sabay naming nalasap ang rurok ng langit. Tuluyan na akong nadarang sa apoy ng tukso. Sander is always the temptation. I can't resist. He is my weakness. He is my kryptonite. Ilang taon man ang lumipas, ayaw ko mang tanggapin pero kahit kailan ay hindi nawala ng lugar si Sander sa puso ko. I hate to admit but I know I still love him regardless of what happened in the past. But I cannot let my feelings get the best of me. Sander is no good for me. Hindi kami bagay at kahit kailan, hindi kami maari para sa isa't isa. Ngayong gabi ay hinahayaan ko ang aking sarili na pagbigyan ang tunay na sinisigaw ng aking puso. Ngunit bukas, pagsikat ng araw, kailangan ko na muling bumalik sa realidad, sa katotohanan na kahit kailan ay wala akong lugar sa mundo ng isang Sander Rodrigo de la Torre. Andy, hindi pa man sumisikat ang araw, ay pinilit ko nang bumangon upang hindi na kami magpang-abot. Kahit na masakit ang aking katawan dahil sa makailang ulit na pag-angki ni Sander sa akin kagabi, ay pinilit kong kumilos. Ngayong wala na epekto ng nakakaliyong pagnanasa na nararamdaman naming pareho kagabi, the reality is finally sinking in. Mali na hinayaan ko ang sarili ko na magpadala sa kung anuman ang nararamdaman ko para kay Sander. I don't want to give him a chance na ipagtabuyan akong muli dahil
Tapos na ang papel ko sa buhay niya. That's why I want to leave his penthouse as soon as possible. Dahan-dahan kong iningat ang kanyang mga bisig na mahigpit na nakapulupot sa aking katawan. I am trying my best not to make anything that may wake him up. I am slowly lifting his arm to remove it from my body. Tuluyan akong nakahinga ng maluwag when I finally remove his arms around me. I slowly went up from the bed and picked up all my clothes that were scattered all over the floor. Sa kasamaang palad, I can't find where my panty is. Hindi ko matandaan kung saan tinapo ng mokong na to. She can't rest of staying long there. Malaki ang chance na magising na ito sa anumang oras. That's why I decided to just put on my skirt without my underwear. Wala namang sigurong makakapansin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan ng kanyang penthouse. Careful enough not to make any kind of sound. Halos hindi na ako humihinga habang dahan-dahang kumilos upang makalabas ng hindi nagigising si Sander. I was so nervous when I got close to the door. Oh shit, I totally forgot that his door is fingerprint activated and can only be opened using authorized fingerprint. I'm dumb. I don't know kung paano makalabas sa penthouse niya nang hindi siya ginigising. I tiptoed again and I was about to quietly go back to his room and think about how to get out when I heard his husky voice. What are you doing? His morning voice is still as sexy as hell. Damn, now is not the time to drool over him. I was just checking if the door is locked. Hindi ko kasi alam kung nailock mo kagabi. Mahirap na baka masalasihan ka. Madami pa namang magnanakaw sa panahon ngayon. Pagdadahilan ko, I can't think of any alibi para lang hindi magmukhang tumatakas ako. This whole building is state of the art. Tape rope and most especially, escape rope. He said while walking gloriously towards me. He snaked his arms around me and closed the little space between us. Kahit nagulat ay hindi nakaligtas sa akin ang huling sinabi niya. Escape rope? Bakit may balak ba siyang ikulong dito sa penthouse niya? Escape rope? Bakit naman kailangan escape rope? May kinukulong ka ba dito sa penthouse mo? Hindi ko na napigilang itanong, baka mamaya may psycho tendency pala ito, tong gagong to. 5 years din kaming hindi nagkita, malay ko ba kung may biglang character development siya at bigla na lang naging kidnapper? Wala pa, just in case lang. At least, prepared lang ako kung sakaling may magbabalak na umalis ng walang paalam. Makahulugang sabi nito, bago tuluyang pinataka ng isang mabilis na halik ang labi ko. Good morning, by the way, he said after the briefcase. He finally released me from his embrace and went straight to the kitchen. I followed him inside the kitchen. He opened the fridge and took out a box of fresh milk. Hindi pa rin siya nagbabago. He still drinks a glass of fresh milk first thing in the morning. He puts the bag of milk on the top of the aisle table in the kitchen and between the sink and the dinner table. He was on the other side of it and I chose to go over the opposite side of the center aisle, hoping to put some barricade between us. I was standing in front of him when I finally find the courage to speak. I need to go. May pasok pa tayo bukas. And kailangan ko ding umuwi muna para magpalit ng bago pumasok ng opisina. I already bought you some clothes. It was delivered kanina. Sabay na tayong umalis. I also have a breakfast meeting on your office. Kaya ihatid na muna kita before proceeding there. What? Bakit mo ako ihatid? Hindi na kailangan. Kaya ko namang mag-commute. Sanay naman ako. Besides, ayoko nang makakaabala sa'yo. You can proceed directly to your meeting. Gulat kong tanong sa kanya. Pagdadahilan ko na rin dahil ayokong ihatid niya ako sa opisina. Siguradong magtataka ang kung sino mang makakilala sa akin kapag nakita akong bumaba galing sa isang mamahaling sasakyan. Haven't you heard what I said? I was near your office kaya wala kang poproblemahing abala, he said coldly.
Hello, anong walang poproblemahin? Ano na lang isipin ng mga tao sa opisina kapag nakitang magkasama tayo ng ganito kaaga? Seryoso ka ba? Paano ko ipapaliwanag sa kanila kung bakit ang isang Sander De La Torre ang naghatid sa akin papasok sa trabaho? Sigaw ko sa isip ko, I really can't believe this guy. Hindi niya ba talaga naisip na napaka-unusual na magkasamang pumunta sa opisina ang opposite sex ng ganito kaaga? Sandamakmak na chismis aabutin niya kung sakasakali. Hindi ko napansin that I was already staring at him. I'm still digesting his words. Ahem, hindi rin kasi magandang tingnan na makita tayong magkasama sa opisina ng ganito kaaga. Baka kung anong isipin ng mga makakakita, paliwanag ko sa kanya. And so, maikling tugon niya. So, yun lang ba talaga masasabi mo? I said to myself, napahawak ako sa aking ulo dahil sa pag-iisip kung paano lulusutan ang sitwasyong yon. I think it's better na wag mo na akong ihatid. I told him, trying my best to convince him that it was not good idea. He stares at me for a couple of minutes before letting out a long sigh and speak again. Fine, ihatid na kita pero hindi ako bababa ng kotse, so no one will see us together. Will that be okay with you? He said no. Magtataka pa rin sila kung bakit ako nakasakay sa mamahaling sasakyan. That was so unusual of me. Mas lalo lang akong magiging talk of the town kung sakasakali. Mariin kong tanggi dito. Okay, ganito na lang. I will drop you off sa parking area and we will make sure na walang makakakita before you go out of my car. Will that be okay with you? Pagpupumilit nito. I think that will do. Pwedeng sa parking na lang ako magpababa or couple of blocks away from our building para mas safe. Okay, do you want me to cook your some breakfast? Offer ko sa kanya. It is the least I could do since he bought me some office clothes. Ayoko nang mag-offer na bayaran dahil ubos na ang extra money ko at mukhang mamahalin din ang mga damit na yon. Hindi ko din kayang bayaran. Ibabalik ko na lang pagkatapos kong labhan. I am so tempted but is this well do? Tukoy niya sa isang baso ng gatas na kasalukuyan niyang iniinom. We need to prepare so we can leave. Hindi ako pwedeng malate sa meeting. We'll just grab take out along the way, paliwanag nito. Okay, sagot ko, feeling suffocated by the intensity of his gaze. I decided to go to the room where we spent the night and went directly to the bathroom so I can take a shower before going to work. I quickly locked the bathroom, mahirap na. Seconds later, I heard someone is trying to open the door in the bathroom. Sabi ko na eh, kahit kailan talaga napakahilig ng lalaking yun, di pa ba siya napagod? Kasi ako pagod na. Pahinga ka muna, friend ha? Huwag marupok sa abs niya. I told my little friend down there who still sore until now. Really Andy, you know I can still open this door. If I want to, this door won't protect you from me. Natatawang itong sigaw sa kabilang pinto. You wouldn't dare, Sander. Let me take my shower, will you? I shouted back at him. I was hoping na hindi natutuhanin ang sinasabi niya. Tapos na ang pagiging marupok, Andy. Fine, I will just use the other bathroom. Magastos ka sa tubig, we should conserve water. Kung nagsabay na lang tayo maliligo, makakatulong tayo kay Mother Earth. Sigaw pa rin ito at hindi pa rin umaalis sa harap ng pinto ng banyo. Kahit sinabi na nitong sa kabilang banyo na lamang siya maligo. Kailan ka pa naging eco-walk warrior? Save Mother Earth, mumukha mo. Pabalik kong sigaw sa kanya. May gana pa itong sabihin magastos ako sa tubig as if naman iindahin niya ang pagbabayad ng tubig. Ngayon lang, at least it's a start, din the outside room was filled with a rich louder. I thought he left already when I didn't hear anything from him for a couple of minutes. Bahagya pa akong nagulat ng muli itong magsalita. I will let you off this time, Andy, but you can never deny what's mine and you are mine. Andy, always remember that. That's the last thing I heard from him. Maybe he finally went to the other bathroom.